Kilala namin si Vice Ganda at talagang pinaninindigan niya ang lahat ng sinasabi niya mapa social media o sa YouTube channel niya pati na sa It Showtime. Kaya nakapagtataka kung bakit niya binura ang tweet niya. Anya ni Vice, ang kapal ng mukha ng mga taong nagsasabing nauubos na ang mga kapamilya artist. Kung dyan kayo masaya, bahala kayo. Basta sinabi ko na, dati pa. Wala kayong future dyan sa kabila. Charot. May mga nakakuha ng screenshot ang nasabing pahayag ng TV host. Kaya maraming nakabasa at marami rin nag-react nang hindi maganda dahil lalatang sina John Lloyd Cruz at Bea Alonso ang pinariringgan nito dahil hindi niya binanggit ang pangalan ng dalawa. Si Bea ay nakapirma na sa Kapuso Network, samantalang wala pang permahang nagaganap sa pagitan ni Lloydy at ng GMA, pero matunog na ang gagawin niyang sitcom sa istasyon. Anyway, may nakalagay na charot sa dulo ng tweet ni Vice, na para sa kanya ay biro lang ito. Pero sabi naman ng mga nakabasa na hindi na lang sana nag-comment. Half-ment naman ang biro, diba? Pero ayon sa balita, kaya tinanggal ito ni Vice Ganda ay marami na ang nag-react at ayaw na niyang sumakit ang ulo o ma-stress. Sabi nga ng TV host at komedyante, sa huling media ko niya ay ayaw na niya ang stress. Gusto niya puro good vibes lang. Bukas ang balita sa magiging pahayag ni Vice hinggil sa isyung ito. Samantala, hanggang ngayon ay ayaw pa rin tumigil sa kakapost ng mga hate messages ang mga bashers na super affected sa paglipat ni Bea Alonso sa GMA 7. Pati ang ilang mga taga-ABS-CBN ay talagang nagpatutsada sa pamamagitan ng social media. Matapos nga ang pumirma ng exclusive contract ng aktres sa Kapuso Network. May connect naman ito sa isang teleserye ng ABS-CBN na iniwan daw ni Bea at hindi na itinuloy. Ito ang kahit minsan lang kung saan makakasama sana niya sina Richard Gutierrez at Rafael Rosel. Ani ni Bea, mas gusto niyang mag-focus sa mga blessings na dumarating sa buhay niya at sa mga taong walang tigil na sumusuporta mula noon hanggang ngayon sa kanya. Sa panayam ni Kapuso Mo Jessica Soho sa Dalaga, muli siyang natanong kung bakit siya umalis ng ABS-CBN at nag-over the backcode sa GMA. Anya ni Bea, noong 2020, hindi naging madali para sa lahat sa buong mundo because of the pandemic. Nagkaroon ako ng chance para pag-isipan kung ano talaga ang nasa puso ko. But then, nung dumating yung offer ng GMA, it came at the right time. And it just felt right. I follow my heart. Pagmagaan, tama. Sagot ni Bea.